years old, yun ako ng tatay ko sa isang malayong lugar, iyak ako na iyak. So, hindi matapos ang pag-iyak ko. Nakakita siya ng isang puno ng buko, umuha siya ng dahon, dalawang dahon. At from these two leaves, umuha siya ng bola. Masaya-masaya ako nung gawin niya yung bola, tumiglok sa pag-iyak. And from then on, nagustuhan ko na ang paggawa ng mga bagay na pwedeng gawin. Buhat sa dahon ng buko. Kaya, lahat ng lugar na mapuntahan ko sa Pilipinas, tinitingnan ko kung meron silang mga ginagawang tulad ng buko, sa buko. Tulad ng ibon na ginagawa ko ngayon. Yung mga kalaro kong bata, pinuruan ako ng paggawa ng ibon sa gaya nito. So, umpisa, medyo mahirap dahil nakakalito. Pero kapag nagtawa mo na, hindi na mahirap. Nakakatawa ng gawin. At nakaka-develop ka na ng mga ibang forms na pwede mong gawin dito. At nakakatawa rin na yung ibon na ginawa sa baras, makikita mo rin na ginagawa sa ibang lugar. Sa mga bayan ng Laguna, sa bayan ng Palanan Isabela, sa bayan ng Cagayan de Oro, sa Bukidnon. So, at ginagawa rin ng mga mangyan. So, nakakatuwa na at very fascinating kung paano nagtatransmit ang paggawa ng mga bagay sa dahon ng buko. Nag-aral ako sa Japan, bawat bahay o eskwelahan na puntahan ko, tinuturuan ako ng mga bata ng paggawa ng origami. Halos lahat sila marunong gumawa ng paper folding, yung paper crane, yung paper ball. At tuwan-tuwa sila na ipagmalaki na yon ay Japanese art of paper folding. Naisip ko nung nandun ako sa Japan, kami rin naman sa Pilipinas, meron kaming unique art na magagawa sa mga dahon ng buko, ng pandan, ng palmera, at iba-ibang klase rin ang pwede namin gawin. Pwede kami gumawa ng bola, ng ibon, ng isda. Ang problema nga lang, hindi ito masyadong popular. Palm leaf art medyo complicated. You have to memorize the techniques, the folds. Eh, kapag yung marunong gumawa ay nawala na, nakakalimutan na rin yung palaspas art. Kaya, I have this compulsion na i-document, isulat, ilagay sa libro, i-share yung mga nakikita ko sa pag-ibang lugar sa Pilipinas. Kung sa gayon, mapropagate ang craft, ang art. At mabigyan ito ng bagong dimension. Gusto ko rin mapansin ito ng mga young artists na mabigyan ito ng new dimension in terms of color, form, or design. Thank you.